Welcome sa sip9.com. In this video, itutuloy natin yung ating series on Venn diagrams. Dito sa problem na to ay meron tayong tatlong subjects. No? Meron tayong mathematics, English, and biology. At meron tayong 100 students na sinurvey at ito yung mga sagot nila. No? 35 responded English, 50 responded mathematics, 29 responded biology, 12 responded math and English, 8 responded English and biology, 11 responded biology and math, and 5 responded all. So sa ganitong klase ng problem, usually ang inuuna natin, no, yung mga may overlap, no. Yung pinakamaraming overlap, yun yung unahin natin, no. So dito ang pinakamaraming overlap is yung 5 kasi responded all, no. So if this is our math, no, sa taas, for example, yung math natin. Sorry. This is our math. And then, yung nasa baba natin is biology. No? At itong sa kabila naman sa kanan is English. So, what happens is that yung lima, sabi nila ay they take all the subjects, no? They're taking all the subjects. So we have 5 here. Sa gitna. Tapos dito, we have 11 responded biology and math. So biology and math. So yung area na to, no? Yung from here to here, ay yung biology and math. Siyempre kasama yung 5 dun, di ba? Pero yung sabi niya 11, pero yung 5 ay biology and math din yan. Tapos may additional na English. So ibig sabihin yung 11 na to, nabawasan na natin ng 5 dito, no? Kaya siya magiging 6 na lang. So 11 minus 5 here. So, magiging 6 na lang. Tapos 8 responded English and biology. So ang English and biology, itong part na to, no? So from here up to here. We have 8 and again, meron na tayong 5 dito, so 3 na lang yung nandito, no? And dito, 12 responded mathematics and English. So math and English, 12. Pero meron na tayong 5 kasi ito yung part na yun, no? So meron na tayong 5 kaya magiging 7 na lang siya. Next, 29 responded biology. So yung biology, ito yung buong circle na to. 29 siya, kaso may mga numbers na dito. 29 ang buong biology. So pag tinuyo yung 29 tayo dito, sobra na siya sa 29, di ba? Kasi may 6, 5, 3 na. So, ibig sabihin, 29 minus kung ano may laman nito, no? So, 11 plus 3, that's 14. So, 29 minus 14, ibig sabihin 15 na lang ito. Yun nandito sa taas. So, itong 15 na to, biology lang talaga kinuha niya. Hindi siya kumuha ng math at hindi siya kumuha ng English. Kaya, under lang siya ng nandun lang siya sa loob ng biology, but hindi siya nasa loob, wala siya sa loob ng English, tsaka wala siya sa loob ng math. So, ito 15, biology only lang. Biology only yan. Yung tinitake nila. Next, we have 50 responded mathematics. So, yung math, itong buong circle na to, so 50 siya. Minus, ilan to? 11 plus 7 is 18. So, 50 minus 18, that's 32, no? So this is 32. And lastly, we have English 35, pero nagamit na niya yung, or pero yung 12 plus 3 or 15 students are also taking other subjects. So, ang 35 minus 15, 20. Okay? So pag nakuha na natin yung buong buong information, pwede na natin sagutan yung mga sagot or yung mga tanong dito sa last part ng ating problem. So, unang tanong, how many students are not taking any of the 3 subjects? So, lahat ito nagtitake ng any of the 3 subjects, no? But remember, meron tayong 100 students dito. 100 students. So, syempre, wala itong 100 or maybe 100 siya. Or maybe less than 100. So, sabi niya kanina, yung para mapadali yung ating computation, 50 daw yung math.
So, yung buong circle na to is 50. 50 yung math plus yung hindi na lang natin nabilang ito, itong tatlo na to. So, 18 plus 20. Ilan yun? 38, no? So, 38. Which is 88. So, sa 100 students, 88 took any of these, at least one of these subjects, no? So, magiging, ibig sabihin, yung 12, hindi talaga sa kumuha nito. Ng, kahit alinman sa mga subjects na to. So, 12, that's 100 minus 88. Okay? Second question. How many students take math but not biology and English? So, ito yung math. Ito yung biology. Ito yung English. Ibig sabihin, math only yung tinitake niya. Wala siya dito sa dalawang circles. Wala siya sa loob ng dalawang circles. Which means that ito ay 32. No? 32. Kasi sa loob siya ng math, but wala siya sa loob ng biology or sa loob ng English. And last question, how many students take math and English but not biology? Asan ba ang math and English? Math and English. So kung nagtitake siya ng math tsaka nagtitake rin siya ng English, itong 12 na to, no? Yung 12. Kasi nasa loob siya ng circle ng math at nasa loob din siya ng circle ng English. Pero sabi niya hindi siya nagtitake ng biology. So tatanggalin natin. Maybe we'll use another color. Tanggalin natin to kasi hindi siya kumukuha ng biology, sabi. So, itong part na to, yung circle ng biology, wala yan. Hindi yan kasama. So, not biology. Ito yung not biology, no? Part na to. Tapos, math and English. Hindi math lang, kundi math and English. So, ito lang ang nag-fit dun sa question. Therefore, the answer to this question is 7. Okay? So, I hope meron kayo natutunan dito sa ating pangatlong Venn diagram problem na to, no? And I hope makagamit nyo sa inyong pag-aaral. Maraming salamat and see you in the next tutorial. Pwede yung bisitahin ang ating website sa sipnayan.com and of course, our YouTube channel. Kung gusto nyo mag-subscribe, just click the subscribe button below the video. See you!